Alright mga padi, so ngayon ito yung ating Lancer Sedia na kailangan nating i-overhaul ang preno. Ayan. So ngayong araw, tuturuan namin kayo kung paano mag-DIY sa pag-overhaul ng preno o ng ating caliper. Alright, so ito, ngayon katulong natin ngayon si Boss Denjan. Yan, shout out Boss! And siyang gagawa ng ano, papakita niya sa atin kung paano i-overhaul ang preno nito para makita natin kung saan nagka-problema at nag-stack up yung preno ni Bossing. Ayan. So ngayon, ayan, ilawan natin para maganda. So ngayon, nag-ipit tayo ng ano, no? Ayan, ng vice grip doon sa linya, sa may hose. Ayan, para ma-prevent lang natin yung na tumulo yung fluid, no, pag tinanggal natin yung caliper. Alright, so ngayon yan, pabaklasin natin ngayon yung caliper. So kailangan natin ng 14 na combination. Yan, tanggalin natin yung sa dalawang bolt yan, natanggalin natin parehas yan, 14 mm. Okay, nakita nyo naman. Laman natin si Boss dyan. Okay, dito sa model na to ng Lancer Sedia, yeah, meron tayo dito ng bolt din sa likod, bolt ng ano, ng hose, no, ng brake line hose. Yan, tatanggalin din natin yan. Yan. So, yun yung purpose ng ating clamp doon sa taas. Para hindi masyadong tumulo yung brake fluid, hindi maubos yun nandun sa baso, sa reservoir. Okay. So, yan. Gamit ang ating flat screw. Yan, tong kabin nyo lang. Yan. Para tatanggal natin yung caliper. Ayan. So, ngayon, na-expose na natin ngayon yung caliper. Ayan yung maging, nakita natin yung problema. Reason bakit ito nag-stack. Nasira yung kanyang dust boot. Ayan, kita niya. Yung dust boot niya ito, basag. Ayan, punit na. So most likely, pag nasira po kasi itong dust boot natin, pinapasok na siya ng dumi. At the same time, yung tubig, siyempre umuulan o napadaan tayo sa mga build-up ng tubig, pumapasok na ngayon yan dito sa piston. So ito yung piston natin, no. Ayan yung piston natin. Ayan yung piston. So nangyayari, pinapasok na to ng tubig dahil nasira yung kanyang dust boot. Ayan, no. Dapat ganito yan, eh. Ayan. So ang purpose ng dust boot is para ma prevent yung pagpasok ng dumi at ng tubig doon sa ating piston. So syempre, pag pinasok yan ng tubig, kakalawangin yun yung piston natin, di ba? So, yun. Kaya ngayon, yung piston, hindi maka-atras pabalik, papasok doon sa loob nitong chamber na to, no? Yan. Yan. Pull out natin ngayon tong piston para makita natin yung extent nung, most likely may kalawang yan. Pull out muna natin para makita natin yung kalawang, no? So, ngayon, paano natin ipu-pull out yung piston? Ito, gagamitan natin siya ng hangin. Yan. Kailangan medyo malakas na hangin. So, galing yan sa compressor, no? Ngayon, tamaan na rin yung compressor natin. Yan, nandun yung compressor natin, no? Papapunuin muna natin yung compressor para malakas yung duga. Ngayon, hahangin na natin yan dito sa likod. Dito. Ito yung kung saan nakasaksak yung brake hose natin. Hahangin na natin ngayon yun dyan. Okay? So, ito ha, yung pinakita namin method, hahangin na natin ng malakas. Mayroon pang isang method, just in case, nag-DIY kayo, wala kayong compressor, no? Pwede nyong gawin is, huwag nyo muna tanggalin, yun nandito, yung brake hose, no? Tapos ang gagawin nyo, wala rin yan, yung clamp na yan. Ang gagawin nyo is, bubombahin niyo yung pedal sa loob para itulak ng fluid yung piston palabas, no?
So isa yun, yun yung isa pang method ng pagtanggal ng piston. Bubombahin nyo sa loob yung pedal ng brake para lumabas yung ating piston. So ngayon ito, yung method na gagawin natin is hahanginan natin using nung mataas, malakas na hangin. Papalabasin natin yung engine. Tingnan natin kung mapalabas natin. Hintayin lang natin mapuno yung ating compressor. Yan, sige, subukan natin hanginan. Kaya na. Kaya nang maitulak. Sigaw pa. Lagyan natin ngayon ng harang at mahina pa ata yung ating hangin. Tingnan natin kung kakayanin na. Ayan, puno na yung compressor natin. Migil na. Tingnan natin kung kaya nyo palabasin. Piston. Dabi! Hindi gumagalaw. Ang matigas talaga. Ngayon, di kaya nung hangin natin. So, ito yung isang method na sinasabi namin sa inyo. Ganito yung gagawin natin. Ayan, balik nyo lang yung nakakabit pa rin yung fluid line natin, no? Kabit natin ngayon. Tingnan nyo, hindi mo lang gumalaw yung piston. Gumalaw naman konti. Pero hindi kaya itulak nung hangin natin. Mukhang talagang stick talaga yung preno. Stick talaga yung caliper. Ayan. So, re-release natin ngayon yung vice grip natin. Ayan. So, tapos ngayon, tatapakan ngayon yung preno sa loob. Wait lang, ayusin lang natin ha, para makita nyo. Ayan, so inayos natin ha. Sige dyan, tapak. Ayan, prenoin natin si boss dyan. Atin hanggang sa magkaroon dyan ng, ayan, nakikita nyo, lumalabas na yung piston. Kailangan nyo sa kabila nyo, nakakabit pa. Yung sa kabilang side, nakakabit pa. Para nandun yung pressure. Ngayon, kung parehas nyo i-overhaul yung dalawang preno, sabay nyo silang gagawin na ganyan. Para sabay din silang lumabas. Kita nyo yung build-up ng kalawang. Yan po yung kalawang. Kaya siya nag-stack up. Yan ang major cause. Bakit nag-i-stack yung caliper. Yan na, lumalabas na. Alright! Ilabas na mga boss. Okay. Kita niyo yung kalawang. Ngayon, ipitin natin ngayon yung ano para hindi naman maubos yung sa baso. Pakita natin dyan yung kalawang. Ayan. Ganito, kapag ganito po yung extent ng kalawang natin, hindi na po natin kayang linisan yan o liyaliyain. Palit na po yan ng piston. Masyadong malalim na po yan. Ayan o. Oh. Yung kalawang niya, grabe po. Malalim po yan. Hindi na po ubra dyan ang linis-linis. Pag nilinis natin yan, uka-uka na po yan. No? Uulit lang tayo ng trabaho. So ngayon, sa instance po na to, sa case po na to, is palit yung caliper piston niya. Ayan, tingnan natin sa loob. Okay naman yung loob niya. Ngayon, syempre, nakita nyo na ngayon yung piston, yung kalawang. So ngayon, titingnan nyo naman yung loob ngayon, nung inyong caliper. So, sa case niya naman, okay naman yung tawag nito, yung loob, no? Wala namang masyadong kalawang. Yung sa may outer lang, yung sa may bakal na part dito. Yan, okay lang yan dyan. Basta wag lang yung sa loob, yung nakita niyo makintab sa loob. Yan, okay lang yan. So, magpapalit din tayo yan, yung o-ring natin na yan. Yan. So, magpapalit tayo yan. Matigas na rin eh. So, yan. Kita niyo yung loob. Okay naman yung loob, malinis naman. Pero lilinisin pa rin natin yan. So most likely, dyan siya nag-stack dyan sa may medyo kalawang na part. Yan. Baka mga dyan. Kailangan mo. So most likely, dito siya nag-stack. Dito. Sa part na yan. Itong kalawang na to. Kasi nga, nababasa siya ng tubig dahil butas yung kanyang dashboard. Okay? So ngayon, kuha tayo ng caliper kit. At palitan natin, tapos linisin din natin yung kanyang preno. Tsaka yung kanyang caliper piston, papalitan din natin. Yan, ito naman yung isa. Pull out natin yung isa.
Yan, same method pa rin gagawin natin yung bomba. Di kaya nung hangin natin eh. So yung kabila, inipit natin ng vice grip, no, yung linya niya. Yan. Ako po, grabe rin yung kabila oh. Grabe rin yung kalawang niya, mga boss. Tingnan mo yung mga padi, tingnan mo yung kalawang niyan. Ingat lang kayo ha, na nakalsik yan. Okay na dyan. Ayan, pag ganyan, pwede na natin bunutin yan by hand. Kakamayin na lang natin dahil sumirit na yung fluid. Pero grabe yung kalawang, kita nyo naman. Ayan. Grabe. So, pag mga ganyan po yung caliper piston ninyo, huwag nyo na kayo mag-risk na linisin lang. Palitan nyo na po. Okay? Ayan, pull out lang natin yan. Tapos, ready natin yung mga gagamitin natin. Okay mga padi, so ito ngayon yung pyesa natin, no? Ito yung ating caliper kit, caliper piston. So syempre, bago natin yung nikabit, kukumpay muna natin siya. Parehas, diba? So ayan, parehas. Ayan. Parehas naman, ano? Ayan, yung taas nila, parehas. So, okay. So ngayon, ito yung ating caliper kit. Ayan, Mitsubishi Lancer CS3 front. Okay. So, tingnan natin. Sapatin natin yung o-ring niya. So, ang laman nito, ayan yung dash boot. Ito, ayan. Pa. Ayan. Tapos may kasama na rin yung grasa. Ayan. So, ito yung o-ring sa loob. Sukatin natin ngayon itong o-ring dito. Ayan ang problema natin ngayon. No? Maliit. Maliit yung ating repair kit. Pang ano lang ito. 2003 to 2008. So, hindi uubra. No? Okay. So, ngayon, compare natin yung o-ring dun sa luma. Ito yung luma. Opo, malayo talaga. Okay, so ito yung ating naging problema ngayon, no? So, hahanap tayo ngayon ng repair kit na para dito sa ating ginagawa. Okay, so mali ito. First gen and second gen lang ito pwede. Gen 3 itong ating ginagawa. Okay? Alright. Ito yung piston natin ulit, no? Makuha tayo ng bagong repair kit. So, ayan yung repair kit natin. Ayan. So, sukatin muna natin, di ba? Kasi yung una nakuha natin is maliit. So, ito yung repair kit. Okay. Ayan, ito pa yung isa. Ayan, sukatin natin, no? Ito yung pagsukat. Ayan. Papasok mo ngayon siya dyan sa piston. Ayan. So, pasok na to. So, ngayon, ito, andito si boss dyan. Patulong tayo kung paano mag-assemble nito. Okay, so ito yung dash boot. Ayan, tapos ito yung parang clip niya. Tapos ito yung sa mga slider bolt. No? Ayan. Pero kaya yung maliit. Ito yung para sa bleeder. Yan. Yung maliit na to. Okay, so ngayon, una nyong gagawin is i-lubricate nyo muna. No? Yung ating caliper. Yung gamit natin yung brake fluid. Yan, para pag pinasok natin yung piston, smooth lang. Yan, so lubricate muna natin. So ito, ilinisan natin yung loob, no? Okay. Ngayon, lalagay muna natin yung o-ring sa loob. Yan. Lapag nyo muna yung o-ring sa loob. Yung sa loob kasi yan, di ba, yung merong gitla. Ayan o. Parang kanal na yan. Yan, yung kanal na yan. Toto. Yan. Yan yung lalagay yung o-ring. Yan, sa pagkabit niya o-ring, make sure na malinis yung lalapagay niya. Ito yung kanal.
walang mga kalawang, walang mga ano, para hindi siya bubukol o umbok. Para lapag na lapag yung ating orin. So ayan, nakabit na natin. So ayan, nakabit na natin, no? Ayan. Okay. So next na ilalapag na natin ngayon is yung ating caliper piston. Ayan. Siyempre, yung goma, babasain nyo rin muna ng ano, ng brake fluid. Ayan. Pati yung piston. Babasain nyo rin muna yan ng brake fluid. Ayan. Para pag pinasok nyo doon sa loob, suwabe lang. Ayan. Tulak nyo lang. Ayan. Medyo may resistance yan ng konti, no? Tutulak nyo lang sa talaga siya. So, kailangan pantay yung pagkakatulak ninyo. Yan. Yan. So, nailagay na natin ngayon yung caliper piston, no? Yan. So, hindi mo natin siya isasagad. Yan, kasi ilalagay muna natin itong dust boot. Yan. So, itong dust boot natin, ito, itong goma na to, isushoot natin siya dito. Yan, sa kanal na yan ng piston. Bago natin siya ibabao ng sagad. Alright? Yan. So, para hindi tayo mahirapan, yan, lalapag muna natin yan. Bago natin isagad yung ating caliper piston sa loob. Yan. Okay. Yan. So, nailapagan natin. So, saka natin sa ibabaon yung ating piston. Yan. Tapos ngayon, yung, yan, yung goma ng, ano, isusok-sok lang natin. Make sure na maipasok natin siya ng maigi. No? Ay susuot natin siya lahat. Kasi minsan na diyan nagkakaroon ng problema pag hindi na i-susuot ng maayos yung dust boot. No? May angat. So pag ginamit na pagtulak ng piston, nabubunot siya. So ang tendency papasukin siya ngayon ng dumi, tubig. Nagkakalawakan ulit yung ating piston. Yan. So yun ang role ng ating dust boot. Napaka-importante po niya, mga padi. Okay, so yan, naikabit na natin yung dust boot, no? Yan, nalapag na. Make sure lapag lahat, ha. Lalo na dun sa may bandang likod dito, sa may likod na to, dyan sa may parte na yan. Kasi dyan madalas nagkakaroon ng ipit ng goma, no? Dyan, dyan, dito, dito. Ngayon, ilalagay na natin ngayon yung kanyang clip. So, para mag-stay in place yung ating dust boot. Okay? Okay, so yun, ay kabit na natin yung kanyang clip, no? So ayusin na lang natin ngayon yung kanyang dust boot. Ayusin na lang natin yung lapag ng ating clip. Yan. Pupush nyo lang siya hanggang sa pinakaloob. Hanggang pinakaloob. Yan na yung clip natin. No? Alright. So ngayon, gagawin ulit natin yung process na yan doon sa kabila. Tapos pagkatapos natin, kakabit natin siya doon sa sasakyan. So ganun lang yan, mga padi. Alright. Yan. Alright. So nagawa na natin parehas sa caliper. No? Yan, nakabit na natin yung dust boot. Tsaka yung o-ring sa loob. Ngayon, apalta naman na, gagamitin naman natin ito. Kung saan ito ngayon, mga nakalagay. No? Ito yung sa mga slider bolt niya. So, kakabit na natin ito ngayon doon sa unit. So, dito tayo sa sasakyan ngayon. Ito yung luma niyang dust boot din sa mga slider bolt. No? Yan. So, papalta natin. Ito yung dyan natin yung kakabit yan ngayon. Okay. So, ngayon pull out muna natin.
Okay. Yan, ito yung ating dust put sa slider bolt. Sige, kabit na natin. Yan, suksok nyo lang ngayon yan sa may ano. Meron din niyang guide sa loob, no? Isa pa. Doon muna sa major yun eh. Okay, so after natin malinisan yung bolt natin, lalagyan natin siya ng grasa. Yan. So huwag yung kakalimutan yung grasa kasi malaking factor yan. No, para smooth yung play ng ating ano, caliper. Alright, so kabit na. Tandaan nyo ha, dalawang klase kasi yung slider bolt dito sa Sedia. Yung isa may goma. Yan. Yung isa wala. Okay, so yung walang goma sa taas. Yung may goma, yan, sa baba. Alright, kabit na lang natin. Yun yung gawain ng ano. Pwede yun. Pwede yun. Ayan. Pagkatapos natin to, testingin na lang natin ulit yung preno niya mamaya. Okay. Yun, alright mga padi. So, ayan, nakikabit na natin yung dalawang caliper na in-overhaul natin dito tsaka doon sa kabila. Ayan. So, ito ngayon yung nakabit rin natin yung gulong. So, dapat kapag na-overhaul na natin yung preno. So, ayan, malambot na siya ikutin yan. Ayan. Ayan. Malambot na siya ikutin. Wala nang resistance. Kumbaga, hindi na siya kapit. Ayan. Smooth na yan ikutin. Yan. So ngayon, after nyo, syempre, mag-overhaul ng preno, ang next na gagawin nyo na yan is mag-bleed. Kasi yung fluid lines natin, malamang nagkaroon nyo ng hangin. So sa pag-bleed, doon natin tatanggalin yung hangin at maano natin yung kailangan yung laman ng ating fluid lines is puro fluid lang, no? Walang hangin para hindi lumulubog-lubog yung ating preno. Alright. So, ayun mga padi, naituro namin sa inyo kung paano mag-overhaul ng ating mga caliper. So, yun lang yung mga kailangan itandaan. Although, dun sa, ang tandaan nyo lang, minsan may mga calipers o caliper repair kit na wala yung parang clip na bakal. So, iba, ano lang, goma lang. No? Pag naisuksok mo na yung goma, okay na. Dito sa ginawa natin ngayon, mayroong clip na pang ano, na para pang hold doon sa ating repair kit para hindi siya gumalaw. So yun, hopefully meron kami na itulong sa inyo ngayong araw. And maraming salamat po sa patuloy na pag-follow sa aming page. And yun, tuloy nyo lang po yung pag-follow and try namin na magbigay pa sa inyo ng iba pang kaalaman tungkol sa ating sasakyan. So yun lang mga padi. Maraming salamat po ulit.